What is up again YouTube? Welcome back po sa ating channel. Today ay may unbox lang tayo saglit at itetest na din natin. So yun, and I'm super excited about this one kasi matagal ko na din siyang hinihintay and sana alam nyo kung gano'n ako ka-excited din eh kahit hindi halata. At yun, ating buksan na lang para tayo makalis na din at makapag-ride. Ito pala yung bubuksan natin ngayon. Itong sports kit na GoPro mount. Yan. So today po ay September 11 and kakarating lang kagabi ng aking kapatid and ito yung binigay niya sa akin, ito yung pasalubong niya. And so thank you ulit kay ate din eh, napakaganda. Matagal na rin pinakita sa akin eh, matagal na nang na-order tapos kahapon nga dumating, yun. Eh di ngayon, nandini na at ating bubuksan at ipapakita ko sa inyo. And sakto kasi are, di yan sa ating ginagamit na GoPro, yung ginagamit natin na camera pang vlog. Kaya are, sa tingin ko ayos na ayos para sa ating pagbabike. Are nga pala mga kuis ay, yung GoPro na sports kit. Ay, nakasulat pang pangalan ko din. Tapo. Kasi Tapo yung aking nickname o palayo din sa amin. Are yung nakalagay, yung kasama, yung chest mount, tsaka yung parang handlebar mount na yan, na napaganda. Siyempre, naghanap muna ako sa internet ng ibang mount bukod din eh. Ako kasi meron ng ganing chest mount kaso hindi siya yung chesty yung galing sa GoPro mismo. And dito naman ay wala ako nito. And yun, saktong-sakto yung dating narigawa na kailangan na din natin ng pamalit doon sa ating handlebar mount kuha na nalaglag ang bolt noon. Yun, ating bubuksan na ng mabilisan para ating matesting na din. Yung bubuksan na lang natin mabilisan para nyo makita. Dito may nakasulat na GoPro. Tapos may hawakan din. Para siyang lunchbox. Pero ito nga, buksan na natin. Yon. Ayan, meron din kasamang papel. Nakasulat lifetime warranty. Okay to ah. May lifetime warranty na nakasulat. And ito yung laman ng pouch. Itong chest mount. Ito yung chest mount. Bango. Tapos ito naman yung sa mount ng manibela. Seat post. And isa pa rin napansin ko din yung mga kuis ay itong lagayan, napakaganda. Tari talagang magagamit natin at kagandang pouch. Pwede natin paglagyan ng mga camera equipment natin. Aring garni nga, tsaka aring, tawag din eh, chesty. Yan, pwede natin ilagay din eh. Tsaka yung iba ko pang tripod na maliit. Yan, pwede dito. Para kapag nagtatravel, ganyan. Hindi ba sa mawawala? Yan, tsaka kung ngamin mo, napakabango. Meron din siyang ano dito, zipper. So pwede rin lagyan ng mga anek-anek. Pero ang ganda. Tsaka itong harapan parang waterproof yung design. Tsaka ang ganda. Maganda tong pouch pa lang, maganda na. So ito yung chesty mga kuis na tinatawag. May chest mount na din kasi ako, pero hindi siya yung GoPro, yung ganto. Mas maganda kasi to, kasi yung ganto niya, may cushion pa siya. Tsaka malambot, hindi siya yung hard plastic na masakit sa dibdib kapag mahigpit. Ang naging problema ko kasi sa mga ganun, kapag niluwagan mo, aalog. Pero pag hinigpitan mo naman, masakit na sa dibdib. Lalo na kapag umaahon ka, feeling mo na sisikipan sa dibdib. Pag niluwagan naman, aalog nga. Unang taint pa lang, makikita mo na agad yung quality ng GoPro. So yun siya mga kuis, para mas makita nyo, may nakasulat dito, GoPro din. Tapos dito sa likod. Yan. Tapos yung pagkakaano nito, yung parang garter, maganda yung quality. So napakaganda na ito at lagi natin itong magagamit. And itong, dito talaga ako nagandahan sa lambot nito. Kapag hinigpitan mo para mas maging stable. Tsaka maganda yung tanggalan niya, hindi katulad ng mga nabibiling ibang chest mount. Dito siya tinatanggal. Yan. So hindi kasama to. Yan. Ayan. Ayan, so isusuot na din pala natin na rin para diretso na tayong alis maya. Maganda din eh, ay na-adjust. Ayan, talagang ramdam mo agad yung iba yung quality. Halatang mas magandang garni. Tapos, ihano mo lang to. Yan, naka-lock na siya. Okay na siya. Maganda to kapag gano, nagbibidyo ako sa mga POV, ganyan. Pag nagbabay, tsaka hindi ramdam na masikip dito kahit tigpitan mo dito. So, tatry siguro natin to next video sa mga ahon. Pero ngayon, tatry lang natin dito malapitan. Babike lang ako din sa amin. Ang ganda ng design niya, tsaka kita mong malinis at pulido yung pagkakagawa. Next naman mga kuis ay itong handlebar mount o seat post mount. Yan. Buksan na din natin. So, tatry natin. Ito yung kasama, yung mismong mount. Ito, J-hook. Meron din J-hook. Yan, J-hook yung tawag dyan. Meron din gantong screw. Yan. Tsaka ito, mga parang spacer to eh, kapag mas maliit yung tubo na hawakan. Yan. Meron isa, tsaka itong mas makapal.
So ito, kaya maganda rin to. Kapag nakalagay dito yung camera, pwede mo siyang iikot. Yan, naglalock siya, mas safe. Tsaka hindi na hassle tanggalin, kalaskabit, yan. Naiikot siya 360 degrees. Yan. Tsaka hindi mo na din kailangan dito ng tool kasi built-in na yung kanyang screw. Ito. Sadyang ang ganda ng yung pagkaka-plastic niya, halatang matibay. Hindi siya yung makukunat na plastic na mabilis mabali. Kitang-kita mo naman agad sa quality ng pagkakagawa. Ito palang J-Hawk, ilalagay lang dito. Tsaka dito, pwede siya. Para ilalagay natin yung camera dito. Kunwari nakalagay dito yung camera, pwede mo siyang ikutin 360 degrees. So ito, 180. Kapag narinig mo yung click, ibig sabihin secure na siya, hindi na siya maiikot. Pinipindot siya dito, parang baril. Ikot. Yan. Yan. And ngayon pala, ikakabitan din natin para mapagbike na tayo kasi nag-aaya din yung iba kong tropa na magbike daw kami, tatambay daw. So yun, ikakabit na lang natin. Are. Ito kasi nilalagay lang dito. Itong mount na to. So, yan. Lalagay lang natin. Mabilis lang naman to. Higpitan lang natin ng tama. Huwag natin susubrahan. Pwede siya dito. Dito sa manibela, sa stem. Dito din, pwede. Dito din, pwede. Sa seat post, pwede din yan. Yan, pwede siyang ihikot. Yan. Kapag naman tatanggalin at lilipat dito, mabilis lang. Yan. Bang! O, diba? Napakadali. Ito pala yung dati nating mount. And ang problema kasi dito, hindi mo siya basta maiikot ganyan ito. Iikutin mo yung camera, tatanggalin mo pa sa screw, tapos iikutin mo, tapos ako may kakabit. Hindi ganyan ito na pipindutin lang, tapos iikot. Tapos ito din, nalaglag yung bolt niya. Dito. Ito kasi isa, nauna nang nalaglag, tapos ito yung sumunod. Buti hindi nalaglag yung GoPro natin nung nakaraan. Yan, nagdalab din pala tayo ng tool, tubig. Nandito yung speedo. Yan, buhayin lang natin. Patayin na natin yan. Uy! Natin sa amin yung aso. Ay. Oh, it is. Ayan. Uy. Uy, meron ng mirror dun ah. Yan, dyan pala ako dati pasok sa school. Elementary, dyan ako pumasok. Ha, kakahingal. Ngayon agad eh. Kakagawa lang ng daan na to. So, bago-bago pa. Ito ang ating dinadaanan ngayon. Ang hangin. Hangin-hangin. Ang hangin. Kita yung kapukira ng Batangas. Ayan o, bukid. Dito naman nagagawa ng panal. Nagagawa ng panal. Pasangal ako, rorod mo din yung tinto eh. Ang bilis. Ang bilis lang ikutin. Ewan ko, kita pa ako din. Ginagawa yung daan. Ito, lalagyan din ito. Lalagyan din ito ng mga kanal. Ayusin. Gaya dun sa mga nauna. Ginagawa din ito. Ginagawa din daan dito eh.
ugali ko. Nakantay ko kasi baka sumama sa akin. Kaso mukhang hindi daw. Tara, BRC lang. Ah, oh, yes. Yun pala yung bike niya. Hinahantay ko lang. At ay, nandun. Ganda. Ay, kasama ang lasin natin. Ang ganda ng pusa. Dito mo itong pusa. Buti pa ito. Hindi na agad. Ano? Walang? Walang pintura? Oo, oh, walang pintura yan. Kuya, magpipicture lang po. Walang tao, sakto punta natin dito. Look at that. Medyo madumi yata ang ating lens. Pasok kasi minsan hindi nagpapapasok din. Sabi ko lang pipicture. Mag video kasi wala nang tao. Hey. Dito ako dati ng picture eh. Pipicture ako muna sa gilid. Ayun, so nag-picture lang tayo ng konti talaga dito sa may BRC. So ride na din.
Tsaka na-testing ko kung paano gamitin tong mount, kung paano paglipat-lipat ganyan, kung paano pag pinapaikot habang natakbo. And so far okay naman. And nakakatuwa lang kasi ang dali niya tanggalin, tsaka ikabit, tsaka pwede pa siyang pihitin paikot ganyan. So yun yung doon ako tuwang-tuwa. Nakakaganda rin, tsaka napaka-stable na itong GoPro natin gamit. Ang dali niyang tanggalin dito sa chest mount, tapos lilipat. Kaya naman, iikutin dito, tapos ililipat naman dito. So napakadali, less hassle. Hindi na ako tumitigil paminsan kapag naglalagay, nagpapalit-palit ng mount, ganyan, kapag nililipat tong camera. So napaka-okay talaga nitong sports kit na to. At yun, thank you ulit kay ate. Talagang ako natutuwa din sa inyong bigay. Yun, tsaka pa lang ngayon, tayo uwi na din para tayo hindi masyado gabihin. Gawa ng palobat na din tong GoPro natin. Ang problema ko ngayon din yung battery niya, yung isa nasira na. So isa lang yung battery na gamit ko ngayon. And yun, pinagkakasya lang natin. Matako kasi sa battery tong 4K30, kasi naka 4K30 yung resolution niyan na pagre-record. So tinitingnan ko din kung gaano siya kaliwanag, kaganda. So yun, tayo uwi muna. Ay, hindi pala tayo muna uwi. Ating dadaanan muna si Aldrin, yung kanina, yung nasa tindahan. Kasi kami magna-night market. Yun, kami magna-night market. Nakakatuwa tong mount at sana magtagal to sa akin kasi napakarami ko pang time na gustong gamitin to. And sana magtagal to sa akin mount kasi syempre gusto kong magtagal at tawag din magamit pa, makapag-produce pa ng mga iba pang content. Ay gagi, sa lang inikutan ko. Ano ba yan? Dapat dun tayo silalim eh. Sa lang inikutan ko, dumiretso ko dito. Sige, sala. And dyan mga kuwis, mamaya na lang ulit kung saan man aabutin. Ha, kaya na nga rin tinitipid kong battery. Yun, salamat. Hindi namin kasama si Cedric yung nagagawa ng bike kanina kasi tinatapad na daw siya. Shoutout sa'yo Cedric. Cedric, kasama natin si Cedric. May merenda lang kami saglit. Yun. Ano boy, ano masasabi? Bakit night market lang? Yun, nilibre tayo ng milk tea ni boss. Hayin ka sa camera boss, huwag ka lang mahiya boss. Napaka mahiya eh. Nandun yung bike. Light, ginabi na din kasi. Madilim na. And palobat na din ko yung GoPro. Nakantay lang namin. Ayun, tayo na milk tea boys. Hindi ko na yung May Day. Ha? Hindi ko na May Day. Kaya mo na. Kulang pa sa May Day. Ayun, milk tea na lang. Tapos mamaya na lang merienda din. Ako pagod din magbike eh. Malayo din eh. Ang amin, ano din, 15 km din papunta sa BRC. Malayo-layo din pala. Nandun lang yung bike. Safe naman dyan. Kaya, ano boy? Ano? Alis na tayo. Night market naman. Magastos. Gastos mo boy. Ayun yung mga bike. So naisipan na lang magtakoyake. Tao din eh. Tatao sa night market. Gastos eh. Dapat pumin na lang para tipid na lang. Takoyake. Puro ka muna nasa night market. Ayun yung mga bike. Nakapark lang dyan. Ay nako. Ayun, takoyako. Takoyako. Init. Hey, mamontage kita par. Hindi pa lamig lang kami, talagang kainit. Kainit ng taoyaki, mas hindi pa masyado lito. Ayun na, si Boss Aldrin. Nandun yung ating bike. Ang init, tas gabi na. Anong aabangan mo sa nadaan, boy? Saan hindi malobat ng ating camera? Pati 11% na. At Diyos.